Magluto tayo ng bistik Tagalog. Ito yung classic way ng pagluluto. May mga iba-ibang version na nito, pero gusto ko yung classic. Ito yung beef natin, 600 grams. Sirloin yung ginamit natin dyan, pinaislice na natin sa palengke. Nako, tinilad-tilad naman na ganyan. Ano, kaya wala nang nagawa. Ganyan na lang, pitpitin natin. Kung meron kayong pamukpok, yung medyo rough na part, ano, ang gamitin. Ayan, pitpitin lang. Kung wala naman kayong pamukpok na ganito, eh, pwede naman yung likod ng... kutsilyo. Ganyan lang. Para lumambot yung kabilo. Alright. Yan kasi yung dating ginagamit ng mga matatanda, yung likod ng kutsilyo. Ayan. So, i-marinate na natin. 1/3 cup na soy sauce. Saka 1/2 teaspoon na ground pepper. Haluin natin mabuti at ibabad natin ng isang oras. Maghahalo rin tayo every 15 minutes para pantay yung pagkababad. Mm. 2 pirasong sibuyas na puti. Kinawa natin ng onion ring. So, ito natin. Lutuin lang yan mga 30 seconds kasi gusto natin medyo malutong pa siya. Huwag niyong pakaluto at lalabsa. Iskupin na natin agad pag medyo nakita niyong nagbago na yung ano niya, yung itsura niya, no? So, eto na. Mag-isa na tayo. 6 cloves garlic. 1 medium onion. Yung pula na yung ginamit natin dyan sa pag-isa. Saka yung marinated beef natin. Lulutuin lang natin ito hanggang sa magbago yung kulay. Sasangkot siya natin yan. Para hindi sariwa yung inyong karne. Pag nagbago na yung kulay at makikita mong wala na siyang sariwang parte, yan. Yan yung indication na pwede na tayong maglagay ng yung marinade natin. Yes. Yung pinagbabaran natin. Saka tubig. Yan. 1 cup na tubig. Magpapalambot na tayo nito, takpan at mag-ship na tayo sa mahinang apoy. Lutuin na lang natin to hanggang sa lumambot na. So ayan, malambot na. Maglagay tayo ng calamansi juice. 1.5 tablespoon yan. Ayan. Yan naman ang signature ng bistek. Calamansi juice ang nilalagay. Magpapalapot tayo. 1 teaspoon lang na cornstarch yan na tinunaw natin sa 1 tablespoon na tubig. Mm-hmm. Saka na natin ilagay yung ating onion ring. Yes. Ganyan lang kadaling magbistik. Pero napakasarap ng classic way na pagluluto nito. Yung iba naglalagay ng oyster sauce, hindi na kailangan. Ano? Mm-hmm. Sa akin, mas okay yung ganito.